Well, hello mga Bebshi! For today's video mga Bebshi, at dahil nga naman nag-craving ako nitong Biko, dala na nga din ang malamig ang panahon, kaya naman mga Bebshi, samahan niyo ako ngayong magluto ng version namin ng Biko. Dito sa kaldero, meron kami dito isang kalahating kilo ng malagkit na bigas. Lulutuin lang natin yan mga Bebshi at maglagay lang tayo dito ng 6 na baso ng tubig. At habang hinintay ko ang malagkit na bigas na maluto mga Bebshi, dito naman sa kabila ay magluluto ako dito ng latik. Meron nga kami dito nilagay na coconut milk at itong kamay. Ito nga tinatawag natin na Biko Bisaya mga Bebshi, dahil kamay ang ating gagamitin dito. At dahil kamay nga ang ginamit namin dito mga Bebshi, kaya naman ang kulay ng Biko na ito ay medyo black. Iba din yung kulay brown na Biko dahil sugar yung ginamit sa paggawa ng latte. Hinalo-halo ko lang ito mga Bebshi hanggang sa kumukulo na nga din ito at ganito na ang kanyang itsura. Lulutuin ko pa ito ng mga ilang minuto pa hanggang sa medyo mag-sticky na nga din itong ating latte. At para madali nga lang maluto itong latik mga Bebshi ay pagka nagpiga na nga din kayo ng niyo, ay huwag niyo masyadong damihan ng tubig para naman ang inyong gata ay hindi masyadong matubig. Dahil kumukulo na nga din ito mga Bebshi at medyo nag-sticky na nga din itong aming latik, nilagay na nga din namin dito ang glutinous rice o itong malagkit na bigas. Pagpasensyahan nyo na medyo magkakaiba nga naman ang aking boses dahil nga naman dala na din ang malamig ang panahon, kaya naman tayo ay sinisipon. Ayan na nga mga Bebshi, pagkatapos sinaluhalo ko lang ito para naman itong ating malagkit na bigas ay insaktong mamix dito sa latik na ating ginawa. Bago ko pala nilagay itong malagkit na bigas mga Bebshi ay kinuhanan ko lang itong latik para na nga din yung naiwan na latik ay hindi magsobra pagka naglagay na ako dito ng malagkit. At dadagdagan ko lang siya pagka nagkulang naman. At least, meron lang tayong nireserba na latik. Si Hubby na nga din ang nagmix itong Biko, mga Bebshi. At habang minimix pa nga din itong Biko, mga Bebshi, ay dapat yung apoy niya ay nasa low heat lang. Insaktong namix na nga din ito, mga Bebshi, at wala ka nang makikita na puti ang kulay. Kaya naman ay i-flatten lang ito at hayaan muna natin itong maluto, mga Bebshi. Pagkatapos ay hayaan lang natin yan ng mga 3 minuto at insaktong luto na yan, mga Bebshi. At habang niluluto pa nga din namin yung Biko, mga Bebshi, dahil nga naman meron tayo ditong dukot at syempre meron pa tayo ditong sobra na latik, kaya naman ay the best na the best itong i-partner sa ating dukot mga Bebshi. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng dukot mga Bebshi, kaya kayo na bahala dyan. Ayan na nga ang Biko at luto na nga din ito mga Bebshi, kaya naman kinaumagahan. Insakto makulimlim nga naman ang langit mga Bebshi ay merong katamtamang ulan. Kahit medyo malamig nga din dito sa bukid mga Bebshi ay ang aga-aga ko talagang naligo. Pagkasanay ka naman talaga sa malamig na tubig ay ang sarap na namang maligo, lalo na pag maulan din ang panahon. Ayan na nga mga Bebshi, naglagay na nga din ako dito ng mainit na tubig sa aking tasa at meron na nga din itong black coffee. Sobrang the best ito na combination para sa umagaan mga Bebshi. Meron nga tayo ditong black coffee at itong Biko Bisaya. At kung paborito mo itong Biko mga Bebshi at nagustuhan mo itong video, paki-share na din and comment down below kung taga saan kayo para naman ay malaman ko kung saan naabot itong video ko. Kaya naman, that's all for today mga Bebshi. Thank you so much for watching and see you again to my next video. Bye!